Okay guys, this is Board Key at mayroon tayong kaibigan dito ulit na Nissan Tieda na kailangan niya ng front brake pads. So palitan natin yung front brake pads. So pakita ko sa iyo kung paano magkalit ng front brake pads, okay, ng Nissan Tieda. Una natin gawin guys is kailangan na kayong sasakyan is naka handbrake. Yan, nakataas yung handbrake. Tapos kailangan natin ng kalso sa likod ng gulong kasi hindi natin alam baka mag-roll siya. So kailangan natin ng gagalaw yung sasakyan. So kailangan din safety din. Naka-wheel chuck, tapos kailangan natin naka-jack yung gulong niya. Is kailangan nakaangat konti para at least maikot natin yung gulong. So once na maikot na itong gulong, so pwede na natin tanggalin yung gulong. Tapos yung lumang gulong for safety din, lagay natin dun sa ano, dun dito sa likod para at least kung anong mangyari, at least naka, hindi din siya babagsak yung sasakyan. Okay, pakita ko rin sa inyo guys. Okay guys, jack natin. Yan, nakaangat na siya. So pwede na natin ano. Tapos ngayon, ito, kasi hindi natin maangat dalawa, so ito isa-isa lang muna. So kailangan itong gulong na to naka ano siya, naka dito kasi yung caliper niya nasa harapan. So kailangan itong gulong nakaikot ng kaliwa. Ikutin ko. So okay na, nakaikot na siya dito. So madali nating ma-access yung brake pads at saka caliper kung nakaganyan gulong. So ngayon, kung wala kang impact, ayan, pakita ko sa inyo tool. Kung wala kang impact, kapag tanggal nito, kailangan luwagan mo muna itong apat na wheel nuts bago mo i-jack. Kasi kung wala kang impact. Kung meron kang ganito, kahit na nakaangat na siya, okay lang kasi siya na ang magtanggal. So, okay, kita ko sa inyo. Ito, yung ano niya. Sakit sa kain pa. Yan na. Okay. Ang gulong. Ito yung apat na sinasabi ko, wheel nut. So, pag natanggal mo na to siya, importante na kailangan ilagay mo dito sa ilalim. Yan. Yan, nakaposition na siya ng ganyan. So, ngayon, ito na yung caliper, guys. Una is kasi itong piston at saka yung brake pads is manipis na. So, yung piston niya is nakatulak na siya ng todo. So, gawin mo, kasi yung brake pads niya na bago. Is makapal. Tapos yung luma is manipis na. So, ibig sabihin yung piston caliper niya is nakatulak na siya. So, kailangan mong itulak pabalik yung piston para mapasok yung bagong brake pads. So, yung ginagawa ko guys is flat screw lang na medyo malaki. Eh. Ito. Kailangan itulak mo yung caliper ganyan. Huwag lang masyado na iyan kasi baka masira tong lips ng ano, ng ano lang yung sabayan mo lang na huwag lang presahin. Sabayan lang ng yung caliper na dandaan kasi siyang ano eh, babalik at so ano lang, alalay lang. So ngayon, natulak na siya guys. Yan. So natulak na siya. So kailangan tatanggalin natin tong 14mm na boa na ano, na bolt. So gagawin natin is ito. Sakit tayo. Yan ito. Kung kasi ngayon hiniram kasi yung ano ko, yung spanner ko, yung box wrench, patanggal nito. Kaya gamitin ko na lang itong maliit kong impact. Ito, meron naman ako. So tsaka sakit na 4mm. Ayaw ko naman pasahin to kasi ratchet, so masira. So lang guys. Yan. Ito yung brake pads na luma. Yan. So manipis na kasi siya compared to sa bago. Takbo pa na siya ng mga isang buwan siguro at least, pero nirekomenda ko na lang kasi yung may-ari kasi bihira lang kami magkita at saka bihira lang din mag-service tong taong to. So nirekomenda ko na agad kasi at least kung kahit na matagal na siyang magtawag sa akin na ano, magpa-service. So na lang. So nirekomenda ko na yung brake pads saka ito. Yung luma niya guys, meron siyang ano, yung parang shim ito. Metal shim. Parang spacer siya eh. Yung parang ano siya. Yan. Itong luma, itong bago kasi wala eh. So, balik, lagay natin to siya. Yan.
So, kaya, so, siguraduhin natin malinis. Tapos, lihain natin konti yung brake disc para lang matanggal yung mga ano-ano. Hindi mo naman kailangan lihain ng lihain talaga kasi kailangan lang matanggal yung mga kung ano yung mga kalawang-kalawang konti o mga so ito guys, ito na yung bago, kapit natin so kaya yung isa kabila yung sa kabila din, meron din siya kailangan tanggalin natin ipalit. Guys. Okay? Bisa. Okay? So, dito na yung position niya. So, kailangan din pagsabahan mo rin na itong bolt na to is gagalaw siya. Kasi yan talaga ang motion ng caliper. Ganyan. So, ito din kailangan malinis so ng ganong kalawang. So, kailangan i-lubricate natin ng konti yan. Yan. Grasa na siya. So, okay guys, so balik natin yung caliper. Hindi mo na kasi kailangan ng maraming ano nito, yung lubricant, kasi lubrication. Kasi, pag makinit yung caliper, posible siyang kakalat sa ano eh, sa ano niya eh, sa metal. So, yun ang inaano na iniiwasan na huwag masyadong lagyan ng mga ano to, yung parang mga grasa. Pari, iwasan nyo lang na baka didikit siya dito sa brake disc, eh posible siyang hindi maganda yung cutting ng brake. So, ito lang. Natin. Ipitan na natin ulit sa impact ko. Check din natin sa taas. Okay, so make sure din finalize natin sa ano sa ratchet ko. Huwag lang masyado kasi itong ratchet hindi naman pero ito sigurado na tong ano mahigpit. Ano ko lang confirm na sure. So, okay guys. So ngayon, pwede na natin ibalik yung ano gulong. So balik ko yung gulong. Yung gulong yung kinato. So, balik natin yung nut. Apat na nut. Wheel nut. Yan. Dali lang to guys. Yan, importante lang din kasi is yung safety na magtanggal ka kasi naman naman bilita din. Yan. So, ito, pag itong inihigpit ko, hindi masyado akong kinakampati. Hindi ko din masyadong inihigpitan masyado kasi kailangan ko i-torque tong final na tama yung torque ng gulong, yung wheel nut. So, ayun, pwede ko na siyang i-ikot ipabalik kasi gusto ko ipitan din to, tsaka ibabalik dyan. So, ngayon, naka-straight na. Okay, guys, ibaba na natin tong jack. Yan. So, nababa na siya, hanggang na yung jack. So, ipitan ko to ng torque wrench ko. Yan. Nakaset na siya ng 10 or 12 newton meter. No, sorry. Foot pounds. Ano, sorry pala. Newton meter pala sa 10 to 12. So, nasa tolerance lang. So, kailangan nasa 10 to 12. So, ipita ko na to siya. Yan. Yan. Lagay ko sa 10 newton meters. Yan. Okay guys, so kaya nga hindi ko masyadong inigpitan doon dito damit sa impact kasi kailangan siguraduhin ko na tama yung torque ng wheel nuts. Okay guys, so pakita ko din sa iyo yung kabila pero parehas lang yung procedures yung tinanggal ko dito sa kaliwa hindi, pero ipakita ko pa rin sa iyo. Okay guys, dito na tayo sa kanan. So jack pa rin yung jack points niya, meron dito na jack points. So jack natin yan. Yan, kailangan naka-position din yung jack na hindi nakatagi. Kailangan naka-straight. Okay? Okay na siya? Okay. So ito, i-ano natin yung gulong. Punta natin sa right. Yan. So, kasi nandito yung caliper, diba? So, kailangan natin. So, ngayon, tatanggalin natin yung gulong.
So ito, pantulak natin sa caliper piston. Ano lang, dahan-dahan lang, wag lang masyado bisaray. Kasi baka masira yung lips ng ano. Yan, gagalaw naman siya eh. Kung matigas siya, posible itong bolt na tinanggalan ko dito kanina is ano siya, kalawang or exist. So tulak na. Tulak din natin yung sa loob ng ano, brake pads. Yan, so guys, ano na, maluwag na. So ngayon, tatanggalin natin yung nut na bolt dito sa caliper. Tanggalin ito sila din. Yan, tanggal na siya. So, ano natin, naamali, hindi siya madamihan. Tulak. So, ito, huwag din kalimutan ito ha. Hindi ko lang napakita sa inyo yung kanina. Dito. Kaya, ito yung sa brake caliper na brake pads na spring, return spring. Yan, so manipis siya compared doon sa kabila, sa kaliwa. So mas manipis ito nasa kanan. So kaya narecommend ako. So ngayon, bilihan na natin yung brake disc. Guys, ito na yung bagong brake pads. Yan. So, itong sa luma is ito na yung ulit yung mga ano niya, yung spacer, yung parang shim. Yan. Kailangan natin i-ano, ilagay. Okay? Yan. Ano siya? So, balik natin. Itong sa outer. Yan, ito. Natin. Yan guys. Ito na. So, okay. So, ang spring, ito, brake pads return spring, balik natin. Okay. So, ito, nagkakasal kundi sa dulo, ano lang natin. Yan. So, balik na natin. Yan. Yan. Kita niyo guys, yan. So, kailangan ikutin ng konti para makapasok siya ng maayos yung thread. So ngayon, pwede na natin higpitan. See, higpitan dito. Okay. Checking. Okay. Okay. So guys, enough. So, sana madali lang sa inyo. So madali lang guys. Pag naano nyo na yung... Okay, so balik ko na yung gulong. Natin. Ito. Yan. Okay. So, balik natin yung spring. Tapos, ipapa natin yung jack. Play. Okay naman. Natin. Natin yung gulong. Yan. Yan. I-click siya. Yan. Okay guys. So, na-torque na natin. Nakita nyo. So, ganyan lang kadali. So, mas importante doon na safety. Magtanggal ka kasi posible din kasi pag hindi mo lagyan ng kalso, hindi maganda pagkalagay ng jack. Posible babagsak yung sasakyan. So, simply may masira yung bumper or kung ano yung nasa ilalim natatama sa ano sa lupa or sa siminto. So yun lang iwasan, tsaka you know, disgrasyado. So ito na guys, sana marami kayong natutunan dito. So magpalit natin ng front brake pads ng Nissan Tieda. So okay guys, thank you for watching and I hope you like my videos and don't forget to subscribe and hit the likes and or comments kung may gusto nyong itanong. So okay lang guys, thank you very much, okay bye.